sa mga panalo yun, good AM sa inyong lahat. So for today's vlog, meron tayo ditong motor na dumating ako kung galing si Lucy. At may history na rin siya ng bukas doon sa ibabaw, pati block. So may tunog siya nakakaiba. So mga basin yung tunog dito is cracker arm or cams. So check natin yung doon. 45,591. Then, eto na, tunogin natin. Yan, naririnig nyo yung impeller bearing. Yung water pump, tumisipol din. Eto pa malugod yan, so pakita nyo. Natin, titignan natin kung ano yung problema niyan. At para malaman nyo kung ano yung problema. So, para may idea rin kayo. So basta ganyan yung tunog, dali nyo agad sa mekaniko para magawa ng maayos. At para masolusyonan yung problema at nang hindi lumaki yung gastos. Tara, let's go. Paklasin natin. So yun na mga panalo, ito nabuksan na natin at makikita na natin. Jungkook yung mga pasundot natin, pantanggal ng cam bolt, dosi na pang impact. At yun pala nagkukulang dito. So mga panalo, kung mapasin nyo, marami tayo sa klas. Pero hindi pa natin nabuksan yung pinaka may sira talaga. At eto, may nakita pa ako, putan lang cable ni Bosing, binaliktad lang, ano. So, ito na yung head. Mag-start na tayo dito, mga manalo. Mapaklasin natin ang cams nito. Titignan natin yung napakaingay na yun. Ay, pre, salamat. Ingat lang, ingat. Mamaya ulit, tayo. Hindi, babalik ko mamaya, tagay tayo. Maganda mag-usapan yun. Ito, maglulumi tayo. Yung mga lagda ng buhay. Yan! Babila ko lang din, mamaya na. Kaya nga, mamaya na. Wala, papadyan na sila mga panalo. Papala pa lang. Nasi Alan. Pero parang Alan natin solid na pare. XL. Meron na kutod. Yan. Bakit walang dawel, guide? Libre na like, oh, hindi na. Wala daw, guys. Kaya nga, wala. Libre na like, isa, ero lang, oh. Libre na like ang dawel, guide. So, dapat meron yan dito kasi guide yan ng rubber. Libre na like nung nagkalas. Tsaka yun itulayan nung langis papunta doon sa ibabaw. Kaya siguro umingay agad yan, di ba? Oh. Kasi pag na dito yan lang, hirap umakit yung langis. Kasi meron yung parang kulog-kulog siya, eh. Ganito ba? Kaya dapat ito, huwag na ibalik yung dawel. Pero mas maganda kung meron pa din. Dapat binalik nyo yung dito. Kasi ito, meron tayong oil function dyan. Ako, tumalog. Dyan ang ano. Oo, dyan na daan lang isa eh. Diba? Oo, yan. Dapat may dawel yan dito. So, dapat pares meron. Doon din nilagay yung dawel. Hindi ko alam kung sino nagbuo nito. Hindi natin dinadown yan kasi mga mekaniko yan. Kaya tayong tinatapakang tao dito. So, gagawa lang tayo at ayusin natin yung sira ng motor. So, lalabas na dito yung coolant. Tanggalin na rin natin yung water pump kasi. So, ito yung mga panalo. Medyo matikas yung tornilyo. So, kulang yung kanyang dawel, ano? Hindi na ibalik nung naggawa. Siguro nalaglag or ewan, hindi natin alam. Pero dapat po ibinalik natin yan. Kasi doon pa naman ay napaka-importante. Kasi doon nadaan yung langis. Ano? Tanggal ang kulan. Ako din mo mahigit yung ko. Jungkook yung lungmas ko. Sa yung pasundot ko, yung maliit na alin. Tanggalin natin. Wala yung dawal niya mga panalo. Tingnan mo nga doon yung kok, baka nahulog lang. Wala man. Sa ito, water pump. Sumisipo na ito kanina mga panalo. Yan. Sama na ng tunog niya kanina. So, release natin tensioner. Ah, ito pa. Hindi rin binalik yung rubber. Lalabas yung langis niya dito. Jungkook, yung pangsungkit ko ng, ano, ng lock ng shock. So mga panalo, kumabas niya, hindi rin binalik yung rubber doon sa tensioner. So, ang mangyayari po niyan, lalabas yung maraming oil dyan. So, magtatagas yun, magtatagas. Ang ano, kapanin yung kapag yung pangrelease ng tensioner. Ito, hindi ko pa kinakalas yung rubber. May rubber po yan dyan. So, hindi binalik yung magawa. Jungkook, police, at saka impact na 12. Impact pa isa dyan po. So, yan, balilan natin mga panalo. Gamit kayo ng 12mm, pero top dead center nyo muna siya. Kalimutan. Ito pa.
alam natin. Ingay, pikit ng tapit. Ito pa, ay nako. Malala, ramdam ko na agad oh. Kita nyo yan? Di ba? Ba't nakakalag ng ganyang kalakas yan? So dapat hindi nakakalag yun. Sakit! What's a sakit? 12, tapos release natin yung tension na nasa. Sakit natin. Para mabunat natin yung tiyatawag na cam gear. Oh, gas. Jungkook, 4 na alin binabara sa 8, bilisan mo. Kanyang ano pati, timing chain ay lukot-lukot na din. Ano? Ayan oh. Naninigas na. So hindi na yan maganda. Dapat yan, pinapalitan na pag naglulukot na. So tulad nung ano, nangyari dun sa isang customer natin. Ano? So yun yung na-over-adjust. Natin si Babaw. May abang mixing ito dyan ko. Okay, pwede na ito. Okay. Okay, yun na yan. Bubunotin natin yung kanyang thumbs. Tira ko. Kasi may ingay. Kaya natin yung mga problema pa. Ayan. Lumas, Jungkook. Please. Diba? Ito tayo sa exhaust agad. Ito yung pin niya. Gas-gas ang pin. Ayan. Bangas eh. Rocker arm tayo mga panalo. Observahan natin. Ayan, kalog ang roller oh. Diba? Mayroon na kagad kalog oh. Ayan oh. So, may kalog ng roller. So, hindi siya original yung nilagay. Ano? Kasi, replacement lang. So, yung replacement mo boss ay parang pang sniper 150. Na hindi ko maintindihan. Pero basta kalog na oh. Palitin din. Sana agad. Masakit. Ayan oh. Kita nyo yung kalawang. Tapos, yung bulb. Buti na agapan ni boss dalhin dito na pipit-pit na halos. Ito ang problema. Antigas eh. Patay. Ayaw lumabas. Ano na tayo niyan? Sige, dito na tayo agad sa cams. Bunutin natin yung cams. Tulak niya lang yung DVA. Yan. Yan, may kayo dyan. Basta ganyan ang itsura. O, kita nyo? Kitang-kita na. Ang cams niya, kayod na agad yan. O. Yan, sira na agad yan. Kayod na. O, yan o. Bangas o. Tama, punasan natin mga panalo. May tama na yan. Pag ganyan o. Yan o. Sira ang cams. Ito, yun. Yan o. Lalaki ng tama. Ang bearing niya, magaspang na rin. Ayan o. Sira. Automatic, bungi yan, pagbibago na yan, pag ganyan. Masakit, nakakapalit na lahat. So ito pa, ayaw pa mahugot. Daw, hipuin ko. Wala pang tama yung movie eh, pero tingnan natin eh. Problema natin to, tigas. Wadi Jay na mas makapal dito sa alin ko. Kaya naman bunot tayo. So may nahugot kami, ayaw matanggal. Yes. Ay, may tama ang ruler oh. Kita na agad eh. Okay, yun, ruler. Sira din ang ruler ng intake. Kalog eh. Laki ng kalog. Kasi itong pin, halos ayaw matanggal. Yun. Awa pa, nahugot pa. Tulak ko siya ng konti. Ang hirap bunutin. So ngayon, kung mapansin, may dalawa na agad tayo palitin. So may damage. Ika nga. So yung katigasan talaga ano. Saka ito pang pin na to, medyo nagpapasaway. Ah, tigas mga panalo. Pagkakang basahan nyo dito. So dahil di na matanggal yung pin, napakatigas na. So wala na tayong choice mga panalo, kundi barinahin na yung tapat nung pin, ano? So ito na, sa pin na lang. So ito, yung isa, butas na yan, may bumarena na yan. So dahil di rin mahugot yung pin, at naputol na yung tornilyo. So ngayon, babarena na rin tayo. Kagayahin na rin natin yung ginawa nila. Pero hindi naman po yan magiging mahuna.
Ang sala lang dito kasi, medyo mataas yung butas nila, so dapat tama. Ito pala yung katapat nila. Pala ng konti. So dahil di na mabutas, barinayin natin mga panalas. Tulak na agad. So yun, kunting baray na palang lumabas na kaagad. Napansin niyo. DJ, tulak na tayo. Tulak ko dito. Matay ng pangkulang, DJ. Uy, matay. Mahaba. Dito na. Liit lang dapat. Yung bago guys, yung binili sa atin, pero nakapagtaka lang, masikip. Kasi gawa no, may problema doon sa kabila. Ito, binili ito sa atin ni sir, kaso kinabit nila, okay naman siya. Pero may problema dyan, ito, malamang sa malamang. Kaya, humigpit na sa iyo, no? Okay. Pero ano, okay pa na rin? Yes sir, okay pa. So ito na nga panalo, sira na, oh, yun, oh, kita nyo. Gas-gas na. So papalitan na natin yan. Ayan, oh. Bang, tapos ito pa, ruler niya, nakalubo. Sira ang padded. Ito pa, ukit na. Kaya nasira din yung kanyang cams. So ito lang makukuha nandito dito mga panalo. Wala nang iba. Yung wave washer lang at saka itong pin. Pero to wala na ito. Intake, rocker arm, saka yung kanyang BBA. Ayan, sira agad. Palitan na ito. Okay, so yun yung sira ng motor ni boss. Tahimik na ulit siya pagkatapos. Pati yung bulsa, tahimik din. Ah, what's up mga panalo? Ito na yung kanyang motor, ano? So ito na nakita natin sa mga problema niya. So ito, yung ruler, sira na. Tapos, replacement. So hindi ito original. Ayan, oh, kita nyo naman, walang B6H na tatap. Tapos, ito yung original niya. Ang problema, yung ruler, sira din. Ayan, oh, nagalaw. Oh. Tapos, ito pa. BBA niya. Sira din. Ayan, oh. BBA paddle. Alari mo, nakukay. Sira. Tapos, ito. Pumps, sira din. Ayan, oh, kita nyo yung BBA part niya. Hukay na. Tapos, ito pa yung isa. Sira na din, ayan. So ito yung mga papatan sa 2, 3, 4 ang sira ni Bossing. So yung kanyang mga ano, pin okay pa siya lahat. Pwede pa ibalik. So ito, papatan natin to para bumalik ulit yung dating takbo niyang motor niya na yung dating tahimik. Parang madumain lang isa, no? Motor pump. Ito pa pala. Kailangan mapalitan din pala to kasi sumisipol na. Kung maririnig nyo na kaya doon sa video pagkarating niya, ayan, sumisipol na yan. Malamang sa malamang, may tama na din yan. Kasi nga, sumisipol na. So dito, hindi natin alam kung okay pa to. Mami, babalik natin, tapos papanda rin natin. Kasi medyo nabubog sa pagkakalas, oh. Ito kasi guys, kahit anong palit nyo ng water pump kit, repair kit dito, isang set, kung may problema yung cam bolt nyo, ulit-ulit lang masisira yan. Example, nagpalit tayo ng water pump repair kit, isang set, impeller, impeller bearing, water pump seal, tapos binalik nyo, makikita nyo, sira na naman, tapos hindi nyo pinapalitan to, may problema to, laging sisirain niya yan, okay? So nakikita ko naman kanina kung okay naman itong cam bolt. Dahil kung sira kasi itong cam bolt, ang motor natin, nagbabibrate na ganito yan kapag nakakonek dyan. So ibig sabihin okay pa to. Pero ito may problema na to kasi sumisipol na. Ayan, pati cable ni boss ayan, ilang piraso na lang, putol-putol na. Buti nilipat niya, no? So galing yan siguro sa taas, nilipat na sa baba. Para pwede pa. Kasi ito reverse lang, ito yung humihila. Ayan, tama na yan, no? Ilang piraso na lang yung cable niya. So yun lang mga panalo, update natin kayo maya maya kapag naayos na natin. Sound check tayo pagkatapos gawin. Okay, huwag mo tayong PS. Oh! Mundo! Kasi bumili tatanggal ng kambos sa sobrang ano. Skip. Lustre.
Hindi. Pumibitaw. Grabe. Ipot na yun eh. Tigas na na eh. Parang hangin chichi sa COVID. Tutuyoin natin. Dapat wala pala na siya. Yan eh, malaking tao. Tropa mo yun eh. Okay, last bout. Adjustment. Papaantay natin mga panalo para masubukan natin yung kanyang ingay kung ganun pa rin. Yung sipol ay parang hindi nawawala siyempre kasi hindi natin mapapantan to. Sa short na si Boston kapag sinampan natin yun. No? Medyo malaki na yun. Par Jungkook! Asa? Walang! Excited ka? Hiya ka lang! Lakad ka ba? Wala na. Gate paliwanag pala. Ano dyan to? Game! Fire! Kaso may tayong kailangan palitan. Kambol sira. Sira ang kambol. Iba rin daw. Kaya sumipol, boss. Well, yan yung sinasabi ko kanina. Yan, isa pa yan. Langis, boss. Hindi makakyat. Isa pa yan. Tahimik na sa mga. Walang langis makakyat. Yan, may problema pa tayo. So, siguro kaya din nasira agad yung pinalit na replacement kasi walang langis na makakyat. Ano? So, mapansin nyo yung under ng makina, sobrang tahimik na niya. Diba? Ito pa, oh. Yan, langis. So, nakakyat. Patayin mo na. Let's try natin lang ito.
Saka nasusundo na ito. Okay, try mo na. Alam na this. Wala boss, wala nga akyat. Okay. Type. Back. Back. Ay, may nunulong. Mas orange. Dali, hilahin ko. Okay. So guys, ito. Pag hindi makita lang yun, check nyo lang ito. Oh. Ayan na may goma sa loob. Nakabara sa butas. Maliit. Yan, yung goma na yan. Maliit na yan. Yan. Sa pasin pa. Yan. Ano? Yan yung problema sa mga motor. Kapag hindi nakakakitan lang is, pwede masira yung babaw. So ito mga panalo. Kanina kasi chine-check up natin, walang umakit na lang is doon sa ibabaw. So ito na yung pinakang major cost niya. Ayan o. Ito, tatanggalin natin. Kasi sa nakit, nagutom na ako, kumakain ako habang nagagawa. Pero ito, hilahin natin yung goma. So kasi dito, ito yung Kobe. Dapat, pag binugahan nyo nito, lalabas nyo dito. Ayan o, yung goma na yung maliit. Until last, ayun, natanggal agad doon, naglabas ang probe. Ayun, naglabas ang probe lang. So dapat, kapag pinugahan natin ito, lalabas yun dyan. Eh, natanggal na yung bara. Ang mata, ayun, ayun, lumabas o, ayun. Kami lumalabas o. At ito na yung ating hinahanap. Nasaan na, natulo na? Ay, wala. Nakagus. Saan na doon? Aga na, pingin-ting-ting. Nahulog. Ito. Nahulog na eh. Sumama na dyan po ko eh. Kasi babaw dyan. Sumama na nga. Nahulog na kanina. Ayun. Ayun na. Ito pala. Ito mga panalo. Ito lang yung nakapagpabara sa kanya. Liit lang. Saan ito nang gagaling? Sa mga oil filter yan mga panalo. Ayan. Ilagay natin dito. Ba. Ito. Ayan o. So ito yung ano. Ito yung nakuha natin. Ayan o. So yun yung nakabara. Patong natin dito guys. Ito. Liit lang. Yan. Ito. Ito yung nakabara. Liit na goma. Mamaya akit na ulit yung langis niyan pag yun natin. Liit eh. So yun, lagi nyo check upin pag nagbaka kayo ng makina, tapos check upin nyo yung butas na yan, napakaliit na butas na yan, napakalaking ano po yan, factor kapag may bara yan, maliit na yan no. Yan po dumadaan yung oil papunta doon sa ibabaw para mag-sprayan yung ating rocker arm cams, lahat na, para malubrikan to. So dito dumadaan yung oil na yan sa maliit na to, ito yung oil passage kung tawagin. Yung oil passage guys is, sa inyo may pambugan ng Kobe, saka WD-40, maliit pa dito yung butas niya, so ito yun. Ngayon, bubugahan natin ng Kobe yan. Lalabas na dyan yung oil. So, ibig sabihin, pag lumabas na dyan yung oil, ay itong ano, chemical ng Kobe, pwede na yan, aakit na yung langis niya. Okay? Bubugahan natin ha. Ayan o. Ayan o, may lumalabas na. So, pwede na ulit yan guys. Aakit na ulit yung langis. So, ibalik mo na dyan ko. So, mga panalo, so, ito yung ating major cost ng pagbabara ng langis. So, ngayon, ano? So, nakikita natin yung problema. So, ito yung maliit na yan. So ito, nakabara yan sa daanan ng oil passage ng ating sniper doon sa papunta sa head. So saan nga ba makikita yan? Ito yung oil filter, no? Dito makukuha yan mga panalo. Ayan, oh, dito galing yan. Yan. So ang ano nito, para ma-save natin yung motor natin, simple lang eh. Magpalit tayo ng oil ng mas maaga, no? Para hindi nasisira yung ating mga motor. Kasi once na itong filter na to, nakadalawang change oil tayo bago natin palitan. Pupuputol ngayon to, matatanggal. So, pag natanggal to, matatanggal yung rubber na yan. Ito yun, oh. Natanggal yung rubber, yan. Paba ito, matatanggal din. Sasama ngayon yan sa langis. So, ito nang itsura yan ngayon. Yun na yun, yung maliit na yun, ha? Ito yun, oh. Yan. Ito na yan. Bumara yan doon sa daanan ng langis, yan. Yan, natanggal na yan. Pag yan ay bumara sa daanan ng langis, wala na, hindi naakit yung ating oil papunta dun sa head. So, pwede na masira yung motor natin. Pero nangyari kay boss, walang umakit sa langis kasi barado. Ano? Barado. So, barado siya. So, ito yung naging cause, ano? Dahil nabarahan itong maliit na rubber na to galing sa oil filter, yan. Yan, dito galing yun. Sa dalawang butas na to.
sa halagang mumurahin filter. Yan. Walang problema kahit mumulahin yung filter natin eh. Ang daggawin kasi natin, magpalit tayo ng mas maaga ng langis. So, huwag na natin paabutin sa 3,000, 4,000, 5,000 para hindi nadudurog to. Kasi pag nadurog to, yan na nga, yung pinakampaan ng rubber na to, nakasuksok dito, natatanggal. Pag natanggal siya, ngayon, babara siya dun sa oil passage. So, ang mangyari, eto na. Diba? Ano magkano tripid natin? Sabihin natin, 100 pesos yung oil filter, tinipid natin. O kaya yung langis, tinipid natin. Kaya ng Chingson ng Sniper sa ngayon, sabihin natin, 450. O 500, sabihin natin. Nagtipid tayo ng 500, pero ito yung kapalit. Magkano to guys? May 10,000 yan. Set na yan, ano? So, wala pa dyan yung halimbawa, nasira yung ating block, o kung ano pa man, sa ibaba ng makina, di ba? So, maraming nasira dahil lang sa misyan tinitipid natin yung mga motor natin. So, huwag natin tipirin, ano, magpalit tayo ng oil ng mas maaga para hindi nasisira yung oil filter. So, kung gusto nyo talaga na mas matibay na oil filter, bili kayo ng mamahalin, yung tag 160 to 200. Oil filter, yung Yamaha. So, pag ito, okay din naman talaga to. Ang problema nga lang is, hindi natin siya pwedeng patagalin. No? 1.5 lang, 2K. 2.5, okay na yun, change na natin. Huwag natin paabutin ng 3,000 pang mahigit. So, ito yung nakabar sa daloy ng oil ni Boss. Yan, yung dalawang content na yun. Ayan, kung makikita nyo, ayan, ito, saka yan, yan. So, ito yung nakuha natin sa makina na Boson. Kanina yung binibidyo natin, yan. Maliit na yan. So, ito na yan, o, diba? Alam nyo na. So, ganun lang. Palit tayo ng mas maaga ng langis para iwasan natin yung problema. Yun, peace. Sana may natutunan kayo sa ating mixing vlog nito. Thank you, mga panalo. So, guys, ito, natanggal natin yung barate. Tapos, tingnan natin kung akit na yung langis. So, panda rin natin. Solve na natin yung nakabara kanina. So, kung ayos ang oil pump nito, aakit ang langis. Pero kung hindi ayos ang oil pump, hindi aakit ang langis. Okay? Yan, okay na. Makita ang langis. Kita nyo yun? Yan, makita ang langis. Akyat. Yan. So, aakit na yung langis. Okay na yung motor niya, boss. So, pwede na ulit buhin. Pero syempre may palitin pa yung tinatawag na cam bolt. So yun lang papalitan natin, last one na yun, tapos okay na to. So wait lang mga panalo, bubuhin natin at papaandar natin ng panibago. Yung tahimik na talaga yung buo na, okay? Wait. So yun mga panalo, tapos na natin gawin yung motor ni boss. At ito tahimik na, medyo may gawain pa tayo kasi nagkulang tayo sa pyesa. Like nung cam bolt, may problema yung cam bolt ni boss. Medyo barimbaw na yung ipot. So yun lang naman yung kailangan palitan. Then yung kanyang water pump seal tripper kit, isang set nito. So ito, pandarin natin muna yung unit ni boss bago natin bitawan. Ayan, makapansin nyo, tahimik na siya. Ayan o, yung nire-rev natin kayo ng maingay. Pagods na ulit at wala nang problema. Ano? So yun lang mga panalo, pag narinig nyo yung ingay, alam nyo na, medyo mas nakita kagastusan yung pumps and rocker oil. Maalin lang doon, so ipacheck up nyo lang para makita kung saan yung problema. So yun lang mga panalo, maraming salamat.